Hello guys! Welcome ulit sa channel ni Kuya Marco! At ngayon ay pag-uusapan natin ang maraming mga dahilan kung bakit nga ba maraming mga estudyante ang gustong kumuha ng Information Technology or Computer Science. Ito ang mga dahilan. Reason number 1, dahil sa udyok ng mga magulang. Aww. Anak, mag-IT ka ha. Kasi yung kapitbahay natin dyan, alam mo ba? Yung anak niya, ang laki-laki ng sweldo, nagtatrabaho doon sa Makati at sa BGC. Yes, paano po yun? Ano po yung IT? Ah, opo, sige po. Reason number 2! Para makiuso sa mga tropa. Oh, pre-college na tayo. Ang bilis ng panahon. Ikaw, ano mong kukunin mo? Ha? Ako? Hindi ko nga realan eh. Ikaw ba? Ano ba sa'yo? Nagkahin na lang sa'yo para pares tayo. Diba? Sigurado ka ba? Aba, alam mo ba ang IT? Sigurado ka ha? Oh, pre, ako yun yun. Eh, magsama naman tayo, diba? Alam mo naman, diba? Solid tayo. Okay, diba? Reason number 3. Wala daw board exam? Oh, anak. Ano ba kukunin mo sa college? Nakapag-decide ka na ba? Ama, iniisip ko nga eh. Ano kaya kung nursing? Engineering kaya? Ah, alam ko na, lo. Alam mo ba pinagsasabi mo, anak? Yung lo, engineering at saka nursing, may mga board at par exam yun. Kaya mo ba yun? Ah, ganun ba yan, ma? Ano ba yung walang board exam o bar exam? Anak, IT. Wala yung board exam. O kaya Comsci, wala yung board exam. At tama, ma. Oo, yun na lang kukunin ko para madali akong gagraduate. Reason number 4. Pangarap maging hacker? Pre, matagal ka pa ba? Ano pa bang ginagawa mo? Tara na, alis tayo. Pre, saglit na lang. Inaano ko pa tong Facebook ng girlfriend ko eh. Kasi ang dami nagchat-chat doon. Alam mo naman, inaaral ko nga kung paano makakay. Kasi alam mo naman, pag nakako to, pre, alam mo pang masama gawin yan? Mali yan! Pre, pangarap ko maging hacker, di ba? Kaya nga nagpa-practice na ako ngayon, di ba? Susunod ko iyak yung mga bangko. Tapos hindi nila malalaman. Napaka-astig yan sa mga napapanood ko. Di ba? Tadami na yung pera ko kahit hindi ako magtrabaho niyan. Reason number 5. No choice o last choice? Ay, pre, paano yan? Hindi tayo nakapasa sa entrance exam ng accountancy. Paano gagawin natin? Oo nga, pre. At saka, wala na rin pera parents ko para pampaaralin ako sa private school. So, paano gagawin natin? Mag-IT na lang kaya tayo. Oo, yun na lang. Eh kasi mukhang madali lang naman daw yun. Reason number 6. Mahilig sa computer games? Mr. Marco Burgas, anong gusto mo kune sa college? Ah, sir, ako. Napakadali naman ang tanong niyo, sir. Eh, di ako po yung mag-BBSIT. Eh, ako po yung mahilig kasi sa mga online games katulad ng Dota, League of Legends, Mobile Legends, PUBG, tsaka yung sama niyo Candy Crush. Kasi alam niyo, sir, napakadali kasi pag, di ba, pag nang-IT ka na, sa ano ka lang, sa home lab ka lang, may aircon, hindi ka mahirapan. Reason number 7. Gusto talaga ang pagiging IT upang makatulong sa bayan. Mr. Marco Burgas, anong gusto mo kune sa college? Ah, yes po sir. Ako po sir, gusto ko pong magtapos ng BSIT po. Kasi po, gusto ko po kasing gamitin yung mga natutunan ko tsaka po yung skills ko po para makagawa ng mga application para po matulungan tong bansa po natin para mas umulad po siya lalo. A few moments later. Okay, class. Open your compiler. Write the first program. Write the program C to print Fibonacci series without using recursion and using recursion. Next, write a C program to check prime number. Next, write a C program to check palindrome number. Next,
Write the C program to check Factorial Alpha number. Next, write the program to check Armstrong number. Next, write the C program to check a prime digits of number. Next, write the program to reverse given number. Next, write the program to swap two numbers without using third variable. O diba? Ano man ang mga nangaging dahilan mo para kunin ang BSIT or BSCS, dapat galingan mo pa rin, sipagan mo, at bigyan mo ng tiyaga at effort syempre. Diba? Kasi papasan ba't matatapos ka din, at makakagraduate ka. O diba, paulit-ulit? Subscribe ka na rin sa channel ko if nagustuhan mo ang video na to. Bye!